ang mga bakasyon lalo na at kasama ang iyong mga mahal sa buhay, maging pamilya o kaibigan, ay talagang isang keisha siya at kapanapanabik na karanasan. Ngunit papayag ka ba na ang iyong eroplanong sasakyan para sa iyong bakasyon ay maglalanding o lalapag pagkalipas ng 37 taon? Ano ang magiging reaksyon mo kung bumaba ka sa eroplano na nasa ibang panahon ka na pala? Mga kaalaman stories, alamin natin ang kwento ng eroplanong naglanding pagkalipas ng 30 taon. Isa, ang paglipad. Noong ikalawa ng Hulyo taong 1955, ang Pan American Flight 914 na may 57 na pasahero at 4 na miyembro ng crew na patungo sa Miami, Florida mula sa New York ay iniulat na nawawala at hindi na mahanap pa. Pagkatapos lamang ng 3 oras mula sa desisyon ng airspace na nasabing sasakyang panghimpapawid, sinabi niya na walang naiulat na mga problema sa papalabas at paglipad at ang panahon ay mabuti rin kaya't ngayon ay ang pinakamahusay na araw na maglakbay sa pamamagitan ng eroplano. Ngunit sa ilang hindi maipaliwanag na kadahilanan ang eroplano ay hindi dumating sa paliparan sa tamang oras na sinasabing landing. Nagulat ang New York Airport nang malaman nila ang impormasyon mula sa Florida na ang Flight 914 ay hindi pa dumating at nakarating sa tamang oras. Ayon sa ulat, bigla siyang nawala at hindi na nakikita sa kanilang radar. Sinubukan din ng tagapamahala ng trapiko sa paliparan na makipag-ugnay sa kanyang piloto ngunit hindi siya matagpuan. Sinasabing biglang nawala ang Pan American Flight 914 na parang bula at walang natagpo ang bakas na maaaring sabihin kung ano ang maaaring maging sanhi ng pagkawala nito, pati na rin ang mga pasahero at tripulante na nakasakay. 2. Ang investigasyon. Ang malawakan na pagsisiyasat ay agad na inilunsad, ang ruta ng Flight 194, na lumipad sa ibabaw ng Atlantiko, ay agad na inimbestigahan, at ang posibleng lugar kung saan ito maaaring bumagsak. Sinubukan din ng Coast Guard na baybayin ang kalawakan ng karagatan upang maghanap o magbaka sakali na mayroon pa ring mga nakaligtas na pasahero subalit walang natagpo ang mga eroplano na bumagsak sa lupa at maging sa karagatan. Matapos ang isang matinding pagsisiyasat at pagsasaliksik, natukoy ng mga awtoridad na ang eroplano ay bumagsak at lahat ng mga pasahero at tripulante ay namatay at, dahil dito, binayaran ng kumpanya ng Pan American ang mga pinsala sa bawat pamilya ng pasahero. Pagkalipas ng 37 taon, ang mga pamilya ng mga biktima ng Flight 914 ay nagulat sa malaking balita. 3. Ang paglapag. Pagkalipas ng 37 taon, isang hindi kapanipaniwalang kaganapan ang biglang naganap. 9 Setyembre taong 1972 sa paliparan ng Caracas sa kabisera ng Venezuelan, ang Air Traffic Control Officer na si Juan de la Corte at ang kanyang koponan na nagtatrabaho sa tower sa araw na iyon ay nakaranas ng isang hindi pangkaraniwang kaganapan. Ayon kay de la Corte, habang pinagmamasdan ang nagpapatuloy na paglipad ng mga eroplano at paggawa ng ilang simpleng mga puna tungkol dito, ang isang tao ay maaaring makuha ang radar ng tower na biglang lumitaw sa kung saan. Ilang sandali lamang matapos makatanggap si Juan de la Corte ng isang senadoryos mula sa papalapit na eroplano, nagsalita ang piloto at tinanong, "Nasaan tayo?" Sinabi din ng piloto na, "Kami ay Pan American Airways Flight 914 mula New York hanggang Miami na May 4 na mga miyembro ng crew at 57 na mga pasahero." Mabilis na tinanong ni Juan ang piloto ng ilang mahahalagang katanungan kung nakaranas sila ng anumang uri ng pagkasira o aksidente at kung hindi sila nakipag-usap sa kanilang sinasabing patutunguhan dahil ang Miami ay 1,100 milya ang layo mula sa Caracas. Nang huminto ang eroplano, narinig ni Juan na sinabi ng piloto, isang bagay na labis na ikinagulat niya at ng kanyang mga kasama, nakatakdang lumapag kami sa Miami ng alas 9:55 ng umaga noong 2 Hulyo taong 1955, ay lumabas sa bibig ng piloto.
Mabilis na sagot ni Juan at kinumpirma sa piloto na nakarating sila ng ligtas at nakarating sa paliparan ng Caracas. Ngunit noong 21 ng Mayo taong 1972, nagulat ang piloto. Nagulat ang piloto nang marinig at sumigaw ng, "Diyos ko," narinig ito ng buong tauhan at nagpapanik ang mga pasahero, kaya inutusan ni Juan ang isang pangkat ng mga security guard na sumakay sa eroplano at suportahan ang kanyang mga pasahero. Nang papalapit na sila sa eroplano, narinig nila ang sigaw ng piloto na sumigaw at sinabing, "Hindi, huwag kang lalapit. Umalis na tayo." Agad na umalis ang eroplano at nawala sa paningin. Ayon kay Juan, ang eroplano ay hindi na nakita muli sa radar pagkatapos bumalik sa himpapawid. 4. Ang muling paglanding sa Miami. Ang isa pang ulat ay nagsasaad na pagkatapos ng landing sa paliparan ng Caracas, ang Pan American Flight 914 na eroplano sa wakas ay lumapag sa Miami pagkatapos ng 37 taon at bagaman maraming mga katanungan ang tauhan ng paliparan tungkol sa totoong patutunguhan ng mahiwagang eroplano na pagpasyahan na payagan ang mga pasahero at tripulante na makabalik at umuwi upang makasama muli ang kanilang matagal nang nawala na kamag-anak. 5. Ang mga pasahero ay hindi tumanda. Nagulat ang pamilya sa pagbabalik ng kanilang mga mahal sa buhay, na sa kanilang kabuuang pagpapalagay ay namatay na 37 taon na ang nakararaan. Labis din ang paghanga nila sa hitsura ng mga pasahero sa eroplano sapagkat hindi ito tumanda at ang kanilang hitsura ay hindi nagbago mula nang umalis sila noong 1955. Labis din ang pagtataka nila sa misteryo kung paano ang eroplano sa paglipad ay nagtagal sa himpapawid at parang walang naging mali o abiriya sa loob ng 37 taon na pagsasahim papawid. 6. Ang pagsusuri sa pangyayari. Ang kontrobersyal at hindi maipaliwanag na kwento ng Pan American Flight 914 ay sinabing hindi nagsimula sa New York Airport noong 1955. Ipinapalagay na nagmula ito ng 3 dekada matapos ang pag-crash at ang kwento nito ay kumalat sa pamamagitan ng isang artikulong nalathala sa Weekly World News, isang tabloid na kilala sa paglalathala ng hindi kapanipaniwala at kathang-isip na mga kwento at balita. Ang kwento sa sinasabing paglipag ng Pan American plane makalipas ng 37 taon sa paliparan ng Caracas sa Venezuela ay napublish ng 2 beses sa tabloid. Ang una noong 1993 at ang pangalawa noong 1999. Natuklasan ito sa magkakahiwalay na publikasyon. 2 magkakaibang litrato ang ginamit ng lalaking tinawag na nakasaksi, na si Juan de la Corte at iyon ang dahilan kung bakit ang kwento ng landing na ito ay itinuring na hindi totoo. Lumitaw din na walang ibang pahayagan ang naglathala sa pangyayaring ito maliban sa lingguhang tabloid ng balita sa buong mundo. May hinala na ang mga matataas na opisyal ng gobyerno ay sadyang itinatago ang totoong nangyari sa nasabing eroplano. Ito ay dahil maipapakita sa publiko na may mga bagay sa mundo na hindi maintindihan ng kaalaman ng tao at ang paglalakbay sa iba pang mga sukat at panahon ay pwede palang mangyari.